Simula bata pa lamang si Andrea ay pangarap na talaga nito ang makapag-alaga ng mga may sakit. Dati din kasing nurse ang kanyang ina. Simula nang pumanaw ito ay lalo pa siyang nabuhayan na matupad ang kanyang pangarap. Nay, mag-aaral po ako na mabuti. Nang sa ganun ay matupad ang aking pangarap. Ang lahat po ng ito ay para sa inyo. Nakangiting sabi ni Andrea sa kanyang sarili habang ito ay nakatingin sa kalangitan. Lumipas lang ang ilang taon ay nakagraduate na siya at nakakuha siya ng karangalan. Masayang masaya ang dalaga dahil sa wakas ay makakamit na niya ang kanyang pangarap. Agad siyang natanggap sa trabaho dahil kilala siya sa mga ospital dahil simula pagkabata ay nakikita na siya ng mga doktor. Ang laki mo na talaga, Andrea. Dati-dati, ang nanay mo ang kasama namin dito. Ngayon ay ikaw na. Talagang sobrang bilis talaga ng panahon, masayang sabi ng doktor. Kaya nga po, ngayon ay malalaman ko na kung ano ang ginagawa ng aking ina noong nabubuhay pa siya. Masaya po ako na pareho kami ng naging trabaho niya, sagot ni Andrea. Isang araw ay nagkaroon sila ng medical mission sa isang lugar sa Laguna. Ito ang unang araw na mapaluha siya nang makita niya ang mga batang may sakit. Inggit na inggit ang mga ito sa ibang mga bata nang dahil sa isang bagay. Dito na pagdesisyonan ng dalaga na hindi magpagupit ng kanyang buhok. Oh, Andrea, bakit naman iyak ka ng iyak dyan? Huwag mo sabihin na naaawa ka sa mga bata, tanong ni Nurse Marisol na matagal na nagtatrabaho sa ospital. Nasa 50 na din ang edad nito at sa kanyang pagkakaalam ay ito ang palaging naninira sa kanyang ina noon pa man. Opo, naaawa ako sa kanila. Ang bata-bata pa nila tapos sinasapit na po nila ang ganitong paghihirap, lumuluhang sagot ni Andrea. Tawa naman ang tawa ang matandang nurse nang dahil doon. Wala kasi itong pakialam sa mga may sakit at ang para sa kanya ay isang trabaho lamang ang isang pagiging nurse. Ano ka ba? Maawa ka sa ganitong klase ng tao? Kahit mga bata pa yan ay malas na lang nila dahil tinamaan sila ng ganyang uri ng sakit. Magpasalamat ka nga at hindi ikaw ang dinapuan, natatawang sabi ni Nurse Marisol. Maya-maya lamang ay lumapit sa kanyang isang bata. Nakasimangot ito at parang may gustong sabihin sa kanya. Nurse, maganda po ba ako? Malungkot na tanong ng batang si Alexa. Nang dahil doon ay napasimangot si Andrea, ngunit pinilit nito na ngumiti. Simula bata kasi siya ay palagi siyang nilalait ng kanyang mga kalaro. Dahil pinanganak si Andrea na hindi maganda at igit sa lahat ay puro tigiyawat. Oo naman, Ineng, ang ganda-ganda mo kaya. Huwag ka mag-alala dahil gagaling ka sa sakit mo. Samahan mo ng dasal sa ating Diyos at sigurado akong tutulungan ka niya, nakangiting sagot ng dalaga. Ako nga po pala si Alexa at talagang naiinggit po ako sa ibang mga bata. Buti pa po sila walang sakit. Wala pong gusto na makipaglaro sa akin at palagi nila akong tinutukso, umiiyak na sabi ng bata. O sige, simula ngayon, kaibigan mo na ako ha? Isipin mo na lang na meron ka ng kaibigan. Para sa akin ay sobrang ganda mo at walang kulang sayo. Pwede mo akong puntahan kahit kailan mo gusto, sagot ni Andrea. Nang dahil doon ay muling bumalik ang ngiti sa mukha ni Alexa. Pagkatapos nito makipagkwentuhan ay nagpaalam din ito. Lumipas ang isang taon ay patuloy si Andrea sa pagpapahaba ng kanyang buhok. Pinagtatawa na nga ito ng kanyang mga katrabaho, ngunit pinagsasawalang bahala niya na lamang. Tingnan mo si Andrea, akala mo gaganda siya sa pagpapahaba ng buhok? Eh ang dami-dami naman tigyawat sa mukha. Tingin niya ba ay maaakit niya si Dr. Jaime? Natatawang sabi ni Nurse Marisol. Oo nga eh, unahin niya muna ayusin yung mukha niya bago yung buhok niya. Ang ganda nga ng buhok pag nakatalikod, pero pag humarap naman siya ay para ka na masusuka, natatawang sagot ni Nurse Lisa. Napapailing na lamang si Andrea sa mga bulong-bulungan sa kanya. Hindi kasi nila alam ang tunay na dahilan niya kung bakit niya pinapahaba ang kanyang buhok. Okay lang yan, Andrea. Ang mahalaga ay wala kang ginagawang masama. Ipakita mo sa kanila ang pagiging mabuti mong tao,
Nang sa ganun ay matulala sila. Huwag kang magagalit, bagkus ay pakitaan mo sila ng kabutihan, sabi ni Andrea sa kanyang sarili. Lumipas pa ang mahabang panahon ay nagpatuloy siya sa pagpapahaba ng kanyang buhok. Sa panahong ito ay ginagamitan na niya ito ng ponytail, nang sa ganun ay hindi mapansin ng mga tao. Ngunit kahit anong gawin niya ay patuloy siyang pinag-uusapan ng ibang mga nurse dahil kitang-kita naman nila ang pagiging makapal nito. Ipoponin niya pa ang buhok niya para hindi mahalata? Hindi naman niya maaagaw sa anak ko, si Dr. Jaime. Ang aking anak ang magwawagi na mapaibig siya, natatawang sabi ni Nurse Marisol. Aba, syempre naman ma'am. Ang ganda-ganda po ng anak niyo. Di ba sumasali pa si Dr. Cherry sa mga beauty pageant? Kaya sigurado akong mahuhulog sa kanya si Dr. Jaime, sagot ni Nurse Lisa. Si Dr. Cherry ay sikat sa ospital na iyon nang dahil sa kanyang kagandahan. Anak ito ni Nurse Marisol at ang gusto nito para sa kanyang anak ay ang binatang si Jaime. Bukod sa pagiging matalino, ay ubod din ng gwapo ang binatang ito. Hindi na napigilan ng matandang nurse ang kanyang sarili na ipahiya si Andrea sa harapan ng karamihan. Ano, Nurse Andrea, nagpapaganda ka ba para maakit mo si Dr. Jaime? Natatawang sabi ni Nurse Marisol. Nang dahil doon ay nagtawanan ang mga katrabaho nila. Napayuko na lamang ang dalaga ng dahil doon. Naku, hindi po ma'am. Wala naman po akong gusto kay Dr. Jaime, sagot ng dalaga. Sus, palusot ka pa. Eh kaya ka nga nagpapahaba ng buhok mo para mapansin ka niya. Kung inaakala mong magugustuhan ka ni Dr. Jaime, ay nagkakamali ka. Mas maganda sa iyo ang anak ko dahil puro tigyawat ka, natatawang sabi nito. Nagpatuloy na lamang si Andrea sa paglalakad at hindi na lang pinansin ang mga panlalait sa kanya ng matanda. Mainit talaga ang dugo nito sa kanya, nang dahil na din siguro sa kanyang ina. Paano naman kasi ay dati itong tagahanga ng kanyang ama, ngunit ang nakatuluyan ng kanyang tatay ay ang kanyang nanay. Kaya ngayon ay siya naman ang pinag-iinitan ng matandang ito. Isang araw ay nagkaroon ulit sila ng medical mission sa Laguna at pumunta ulit sila sa mga batang may sakit upang bisitahin ang kalagayan ng mga ito. Ngunit gulat na gulat ang lahat nang makita nila si Nurse Andrea na sobrang ikli ng buhok. Agad ito nakita ni Alexa na sobrang saya nang muli siyang makita. Magaling na ito sa kanyang karamdaman at muling gumanda ang pangangatawan. Dala-dala ni Andrea ang pinagputulan ng kanyang buhok at nakaayos na ang mga ito. Handa na ito para isuot ng 4 na batang babaeng kalbo nang dahil sa sakit nilang kanser. Masayang-masaya ang mga ito nang siya ay lapitan. Para sa amin po ba ang buhok na iyan? Masayang tanong ni Isabel. Aba, oo naman. Pinahaba ko talaga yan para sa inyo. Tutal, kung kaya ko namang gumawa ng paraan para mapangiti kayo, ay gagawin ko, sagot ni Andrea. Sobrang proud naman ni Alexa na matagal niya nang kilala si Andrea. Oo, mabait talaga si Nurse Andrea. Sinunod ko nga ang payo niya na magdasal ako sa Diyos, nang sa ganon ay gumaling ako. At ito na ako ngayon, magaling na, at muli nang bumalik ang aking buhok. Kaya kayo, magdasal din kayo para gumaling kayo, nakangiting sabi ni Alexa. Kitang-kita ni Nurse Marisol ang ginawa ni Andrea. Nagkatinginan na lamang ang mga ito dahil ito pala ang tunay na dahilan ng dalaga kaya nito pinapahaba ang kanyang buhok. Napansin naman ni Dr. Jaime ang paglapit ng mga bata sa dalaga. Nang dahil doon ay napangiti ang binata sa kanyang nakita. Sobrang busilak pala ng puso ng babaeng ito at nang dahil doon ay nagkaroon siya ng paghanga dito. Nakita nyo na? Walang gusto sa akin si Andrea at hindi siya nagpapahaba ng buhok para sa akin. Yun ay para sa mga bata, nakangiting sabi ni Dr. Jaime sa dalawang nurse. Napayuko na lamang ang mga ito nang dahil sa panlalait at pagpapahiya nila sa dalaga. Lumipas ang isang buwan ay hindi maintindihan ng binata kung ano ba ang kanyang nararamdaman. Para bang gusto nito na palaging bigyan ng regalo si Andrea. Gusto ko ba siya? O nababaitan lang ako sa kanya? Naguguluhang tanong nito sa kanyang sarili.
Nako, maraming salamat po, Dr. Jaime. Para saan naman po ito? Takang tanong ni Andrea. Ngunit gulat na gulat ito sa naging sagot ng binata. Gusto ko sanang manligaw sa'yo. Tanging sagot nito. Kahit na si Jaime ay nagulat sa kanyang nasabi, para ba nagkusa ang kanyang puso at isipan na sabihin ang bagay na ito. Lumipas ang dalawang buwan na panliligaw ay sinagot ito ng dalaga. Wala nang masabi ang mga nurse dahil mismong si Jaime pa ang nagkagusto dito. Wala nang nambubuli kay Andrea dahil bukod sa maikli na ang buhok nito ay nagustuhan pa ito ng binatang doktor na halos lahat sa ospital na iyon ay humahanga dito. Nagpatuloy ang kabutihan ni Andrea sa mga pasyente at nang dahil doon ay naimbitahan pa ito sa telebisyon para sa isang interview. Binigyan siya ng isang award na nagpapatunay na siya ang isang halimbawa ng nurse na patuloy na gumagawa ng kabayanihan at ng totoong profesyon. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment po sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana ay nabigyan kayo nito ng magandang aral. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.